So hello mga ka-life, welcome back again to the Life with the Hunter's Vlog. So today's video is about sorry store. I'm just kidding because I just organized and clean our pantry. Naisip ko na i-share ito sa inyo because some of my friends thought that I have a sorry store here in America. So to those who doesn't know about sorry store means a variety or everything. It's a family-run convenience store found on almost every street corner in the Philippines. Ayan. So, para may mga idea rin yung mga nanonood sa atin na mga puti na kung ano sinasabi ko. So, in the Philippines also, we have a tingi culture. So, tingi means you can trade and buy in a small amount. Like, we don't have here, okay? So, we can, in sari-sari store, you can buy a tingi. So, you can buy a one stick of cigarette, one piece of egg, or one sachet of shampoo. So, I'm just giving you an idea what I'm talking about. Because some of my friends thought that I have a sari-sari store here, which is a pantry. Because last time, I posted a pantry organization. Ayan. So, kinaption ko yun mga ka-life ng ang aming sari-sari store ni Caleb. So, may mga friend ako na nag-comment doon na, oy, palakihin mo yung sari-sari store mo dyan. Ayan, so, and then may nakachat pa ako. Nag-iisip talaga na meron akong tindahan dito sa Amerika. So, wala pong ganun yan dito. Sa Pilipinas lang po yan at more on Asia. Kasi may nakita ako sa Thailand and sa India na mga sari-sari store katulad ng Philippines. So, by the way mga ka-life, ang aming pantry ay napakasimple. Hindi kasing bonggacious or fancy na mga nakikita natin sa TV, sa mga mayaman. But I'm so happy and blessed that we have our own pantry. So, naalala ko nung maliit pa kami, yung papa ko gumagawa ng aparador na gawa sa kawayan. Yan yung pantry namin. Yung mga pinamili namin sa bulan, doon namin nilalagay. Ayan. Kung merong mga pinamili. Ayan. So, ayan. So, tara. Let's see our pantry sari-sari store. So, ayan mga ka-life, ang aming sari-sari store. Yung laman sa ating first shelf. Actually, mga ka-life, yung first shelf na yan ay bago lang yan kasi nga parang nakukulangan pa ako sa aming pantry. So, dinagdag namin yan this year. And, ayan, munggo, beans, ayan. So, actually, mga ka-life, mga free lang yan dito sa katulad nung sabi ko nga sa week na nakuha namin. And then, ayan, mga condiments, soy sauce, vinegar, patis, Mang Tomas, mga mamasitas, ayan, oil, ayan, magkaiba kami ng oil nila, ayan, sa kanya, sa akin yan. So, alam niyo na yung asawa ko mahilig mag-check ng mga fats, kung ano yung healthy, ganon, organic. So, ayan, mga Italian sauce, honey, mustard, and then dun sa dulo, mga pang-spaghetti natin, mga ka-life. And then, kitchen towels. So, ayan, sa dulo pa doon. So, mga pang-sopas natin yan. So, second shelf, mga ka-life! Ang aming sari-sari store ay merong cheese cracker, animal crackers. And then, ayan, mga pang ano natin. Mga pang salad. And then, mga stock ng cheese. And here, of course, stock ng cereals. Alam nyo na, Americano, mahilig sa cereals. And, of course, aking pangkape, biscuit. And, syempre, hindi mawawala ang ating mga stock ng crackers, pang nanonood ng Netflix. And, of course, here, mga ka-life, yung mga nabuksan na namin yan, kung ano-ano mga nabuksan namin dyan na hindi ko na mailagay sa garapon or sa mga lalagyanan, nilalagay ko ng pinch clip at nilalagay dyan para maganda pa rin tingnan, hindi makalat. So, doon sa dulo ay aking mga coffee. So, kailangan ko na mag-order. Dahil na mauubos na. And then, sa third shelf, mga ka-life. Actually, these are all his. Ayan. Kay Neil. So, mahilig siya sa mga ganon. Mga ganyan. Mga kanina ganyan. So, halos sa kanya talaga lahat to. Si Caleb hindi rin masyadong humakain ng mga ganyan. And here, ang aking coffee. And here, ang aking oatmeal. Flavored oatmeal. Si Neil, plain lang sa kanya. And then, mga chocolate milk, kwa-kwa. Ayan, mga chocolate milk na ini-enjoy ko kapag malamig. So, and then, different kinds of teas, ganyan. So, dito naman, mga sugar, tea, ayan, coffee, milk. And then, sa next, ayan, mahilig si Neil sa mga nuts. So, different kinds of nuts. So, this is, of course, favorite ko rin.
pistachio, and then sliced almond, nilalagay ko sa aking ice cream. And then mga pang bribe kay Caleb. Ayan, kapag busy ako mga ka-life at kailangan kong patahimikin si Caleb habang nanonood ng iPad, yan, binibigay ko sa kanya mga candies. Gummy worms. Ayan, ito, merong mamili kayo. Ayan, merong spicy, merong hindi. So, mix siya, mix nuts. And then, of course, chocolates. Ayan, I'm running out of chocolates. So, ayan, nuts again here. Nuts! Hindi ko na mailagay sa lalagyanan na iba. So, hindi pa yun ang bubuksan. Nutella. Ayan. And my favorite strawberry na palaman spread. And then, fennel pumpkins. And then, lahat doon, peanut butter na dahil marami kaming free na peanut butter. Ayan, dadalhin ko na lang siguro yan sa Pilipinas. And then, of course, here, mga cereals. Dahil nga, Amerikano. Mahilig sa cereals. Ayan, iba't ibang cereals. And then, apa. Ayan, maubusan na kami ng apa para sa ice cream. Ayan, siyempre kumakain din ako dito mga ka-life. Ayan, ito yung one of my favorites na cereals. And then, lalagay mo lang ng milk. So, next shells, mga ka-life, mga cans naman dito. Ayan, ginagamit ko Thai coconut milk dahil nga wala tayong fresh milk niyog dito. So, ayan. So, lagi kong chine-check mga ka-life yung mga expiration yan. Kasi nga, yung asawa ko, basta kung ano lang makuha niya, yan ay lulutuin niya. So, chine-check natin yan. Madalas kasi yung expiration, dapat yung nauuna yung gamitin, yung naunang binili. So, eto naman, magkaiba kami ng tuna. Sa kanya ay in water, sa akin ay in oil. And then here mga ka-life, smoked oysters, sana lang natira, and then sardines, hindi ko pa siya natatry. So here, mga fruit cocktails. Ayan, so para nag-crib ako pag mag-salad, so nandiyan na siya. And then try ko mag mais con hielo this summer. And then mga evaporada, mga condensed milk. And next here, mga ayan, breadcrumbs, cornstarch, pancakes, flour. So, I love this dahil galing to sa tita ni Neil. Binigay sa akin na canister. So, linabeled ko na, nilagyan ko na lang siya ng label. Ayan, para alam mo kung alin yung kukunin mo. So, here, crispy fry, and then pang tacos ni Neil. And then, itong mga ka-life, bigay pa to sa akin ng Filipina na friend ko dito. Ayan, so doon, sticky rice. Mga, ayan, kay Neil, na oatmeal. So, iba sa kanya. So, yan. Ma-stack ng floor. So, of course, dito sa baba ang ating mga beverages. So, ayan. Juices. Caleb loves apple juice. So, different juices. Ayan. So, I love coffee too. That's why I bought this. Wala na yung chocolate flavor nila. So, vanilla lang yung available. So, yan lang. Kinuha ko mga ka-life. So, ayan, so pineapple juice galing sa Philippines of course. And here pala, binili ko to sa Walmart. Pandagdag din lalagyanan. So mga pang spaghetti, raisins, pang salad, and popcorn, soup, mga ganyan. So dito naman, bumili ako ng maliliit na soda kasi si Neil ayaw ng ganito mga original flavors. Gusto niya yung diet and then zero. So, ayan sa kanyang malalaki. Kasi, hindi ko siya nauubos mga ka-life. So, gusto ko yung maliliit lang na cans. And then, water bottles here. And here mga ka-life, ayan, syempre, Pilipina, hindi mawawala ang bigas. Ayan. So, ayan, tinatry ko mga ka-life at ibang klaseng bigas. So, I like this too. Ayan. So, hindi nawawala ang ating, wala na yung kulay yellow na jasmine rice. So, trinay ko to, okay naman siya. So, ayan. And then dito yung mga kokwa, mga kakao, pang champurado natin. And then lalagyan na ng bigas natin. So hindi na ako bumili ng rice dispenser. Okay na yan sa akin. So, of course, ang ating pang pulutan, char. Ayan, favorite ni Caleb kasi yan, yung fried pork skin. So, ayan lang mga ka-life. Sana nag-enjoy kayo sa aming sari-sari store. So, ayan mga ka-life, kung mananotice nyo rin na aming pantry ay hindi uniform yung aming bins, katulad naman nakikita natin sa iba. So, kasi mga ka-life, bumili na ako ng mga ganyan.
And then, ganyan. So, parang didilim ang aking pantry, which is I don't like. Gusto ko yung bright and clean siya tingnan. So, mas pinili kong bumili ng mga white beans. Kaya, hindi siya pare-pareho. So, pero it's okay. I'm happy naman. So, na-inspire din ako dun sa vlog ni Carmina Villaruel na kung ano lang yung available na meron siya, yun ang ginagamit niya sa kanyang pantry. So, hindi rin siya, iba-iba rin yung kulay niya, iba-iba rin yung shape niya. So it's okay. So, actually, itong aming favorite corner dito sa bahay, lalong-lalo na si Caleb, na laging tinatapon yung can sa basurahan. So, kung hindi mo siya makita dyan, sa basurahan mo siya tingnan, so sigurado makikita mo siya. So, anyway, isasarado ko na ang aming tindahan na walang pintuan. Kasi mga ka-life, actually, meron pintuan yan. So, tinanggal lang namin nung mag-repaint. Nag-repaint kami ng bahay. So, ayan. See you on our next video. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!